Let's randomly answer questions from our followers. At itong mga question na ito ay galing ito sa mismong YouTube channel natin na nag-comment sila. Itong isa ay galing sa pangalang hindi ko mabasa. Basahin muna natin yung tanong dito. The length of a VHS video cassette shell is 3 inches more than its width. The area of the rectangle-shaped top side of the shell is 28 square inches. Find the length and the width of the video cassette. Ito namang tanong ni Ma'am Jennifer Patalan. Basahin natin. There are 4 consecutive integers. If the smallest one is x, find the sum of the 4 consecutive integers. Now, dito muna tayo sa unang tanong. Ang length daw ay 3 inches more than its width. Ang area naman ay 28 square inches. Ang tanong ay kung ilan, find the length and the width of the video cassette. Doon muna tayo sa shortcut. So, tawagin natin itong solution number 1. Dapat alamin mo na ang area is equals to length times width. Ang area natin ay 28. Therefore, multiplication yan. Hanapan mo lang si 28, yung mga factors na 28, na ang difference ay 3. Bakit kamo? Kasi ang isa daw ay 3 inches more than sa width. So, hanapan mo lang yung mga factors na 28. What are the factors of 28? So, 28 times 1, 14 times 2, 12 man yan ang difference dyan. So, ano pa? Yung i-half natin to, 7. 7 times 4. 7 times 4 is equals to 28. Ang difference dyan, kung i-minus mo, ay 3. So, therefore, ang length natin ay 7. Ang width natin ay 4. Yan na yung sagot. Now, let's do solution number 2. Again, yung area is equals to length times width. The length of the VHS video cassette shell is 3 inches. Nandito mismo sa given 3 inches more than its width, yung length. Length is equals to 3 inches more than its width. So, bale, width plus 3. Yan yung length. Ang area ay 28. So, isulat natin ulit. A is equals to length times width. Ang area natin ay 28. Ang length natin ay width plus 3. At i-multiply natin yan sa width. Let W be our width. Tapos ito yung length. Next, i-multiply natin. W times W equals W squared. 3 times W and that is 3W. Now, itong 28, bali equate natin into 0. So, si 28, i-transfer natin. Since positive yan, pang minus na siya dito or negative 28. So, in-equate na natin ng 0, mayroon tayong tatlong terms dyan. So, this is trinomial or polynomial more than 2 terms. I-factor out natin yan. So, magbahay-bahay tayo. W squared. So, meron tayong dalawang W. Since negative ito, ibig sabihin, ang isa ay positive, ang isa ay negative. Ngayon, itong 28, i-factor out natin in such a way na positive 3. So, katulad kanina, nakuha natin yung mga factors na may difference na 3. Ang tanong na lang kung saan yung positive at saan yung negative. Ito yung tandaan mo, positive 3. So, therefore, ang 7 ay nandito. Ang 4 ay nasa negative. Para kapag i-multiply mo na siya, positive 7 minus 4, so positive 3. Ngayon, para maging 0, itong W plus 7, so therefore itong W na to, that means this is negative 7. So negative 7 plus 7, that is equals to 0.
Ito naman para maging 0 minus 4. So this is positive 4 para maging 0. Ang tanong kung saan sa dalawa yung value ni W ang piliin mo. Si negative 7 ba or si positive 4? Laging tandaan kapag measurement ang pinag-uusapan, katulad din ng distance, always yan na positive or yung absolute value. So doon tayo sa positive 4. So therefore, yung width ay 4. Tapos, ang hinahanap naman dito ay find the length and width of the video cassette. So meron na tayong width. Ito yung balikan natin. Kasi nandito 3 inches more than its width, yan yung length. So ang length daw ay equals to width plus 3. Yung width natin ay 4. So 4 plus 3 is equals to 7. So therefore, ang length ay equals to 7, ang width ay equals to 4. Kaya kung paggawan kayo ng solution, do the solution number 2. Otherwise, kung hindi naman kailangan yung solution, ganito na lang. Yung solution number 1, mas shortcut pa siya. Kasi dun ka lang mag-focus sa 28. Hanapan mo lang ng mga factors na may difference na 3. 3 inches more than its width. So, yung difference lang. So, ito na yung sagot. 7 and 4. So, mas madali na siya. Now, para sa next na question, sa next na video na lang para relax muna ako. So abangan sa next na video itong there are 4 consecutive integers. If the smallest one is x, find the sum of the 4 consecutive integers. Thank you.